Diva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihin naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaki na tanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan lang naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At ngayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon na natiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay nagpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tingnan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit, wala siyang makita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya,
nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalindangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit, kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ngayong unang Biyernes ng buwan ng Hunyo. First Friday na naman. Gawin po nating mapagpala. Gawin nating mapagbigay ang simula ng buwan ng Hunyo. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, pagpalain ka sana ng Diyos. Diba? Maging mapagbigay ang simula ng ating buwan. Lahat ng naniniwala na pagpapalain, pakikinggan ng Diyos ang dasal ng iyong katabi, pumalakpak ng malakas. Wow! Oh. Kaya huwag ka nang magalit sa katabi mo, ha? Kahit makulit at malikot, pinagdasal niya, "Lord, pagpalain mo itong malikot na to. Pagpalain mo itong katabi ko." Mag-thank you naman po kayo sa katabi ninyo nagsabing pagpalain ka sana. Pagpalain ka sana. Magpasalamat naman tayo. Alam niyo mga kapatid, yan ang mas bigyan mo ngayong buwan na ito. Nagsisimula pa lang ang buwan. Hindi mo alam kung anong hindi magandang nangyari noong May sa buhay mo. Tapos na. Sabi ko nga, pag may nangyayaring hindi maganda, hindi madali, huwag mong isiping napakapangit ng buhay na ito. Hindi. Pangit lang ang gising mo. Hindi ang buhay mo. At ngayong bagong buwan na ito, ito yung mas bigyan mo ng pansin. Ito yung mas bigyan mo ng halaga. Yung mga taong marunong at gustong maghangad ng ikabubuti ng buhay mo. Nang ikaayos ng sarili mo, nang ikagaganda ng buhay mo, hindi yung mga taong wala nang naisip, wala nang nasabi, wala nang nagawang maganda para sa iyo.
Ito yung mas hanapin natin. At doon sa nagsabi sa iyong pagpalain ka sana ng Diyos, isa lang ang sagot ng mga matatanda diyan. Magdilang anghel ka sana. Amen? Di ba ganyan ang sinasabi ng matatanda? Pag meron kang magandang sinabi, pag meron kang magandang binitawang salita, isa lang ang nasasabi nila, magdilang anghel ka sana. Kasi yung mga taong walang magandang sinasabi, ano ang sinasabi ng matatanda? Tumahimik ka na lang. Buisit ka. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, muling pinatunayan ni Kristo ang kapangyarihan, ang katotohanan ng kanyang salita. The power of the word of Christ. Ang kapangyarihan ng salita ni Kristo. Sa salita ni Kristo, gumaling ang may sakit. Ibig ko, gumaling ka. Sa kanyang salita, lumaya ang mahihina, bumangon ka. Sa kanyang salita, naligtas ang makasalanan, pinatatawad ka na. Si Kristo ang salitang nagkatawang tao. Kumbaga, ang salitang pag-ibig, awa, pag-asa ay nakita, naranasan sa pag-uugali at ginagawa ni Kristo. At mga kapatid, pare-pareho tayo. Sana ito rin ang pinagsisikapan natin na matuwa ka hindi lang sa galing mong magsalita. Minsan tuwang-tuwa ka, no? Ang galing ko. Na sana matuwa ka hindi lang sa tapang mong magsalita. Tuwang-tuwa ka. Takot na takot yung mga tao sa'yo. Sana mas matuwa ka rin kung nasasamahan ng katotohanan sa gawa ang mabubuti at maganda mo namang sinasabi talaga. Mga kapatid, iba kasi yung mayabang sa bokabularyo, sa mayaman, sa pakikipagkapwa-tao. Iba yung mayabang sa bokabularyo, sa mayaman, sa pakikipagkapwa-tao. Noong pong 2 weeks ago, meron akong sinamahang isang grupo. Ito po ay mga, alam nyo, kagaya ng ating mga masisipag na Ministry of the Word. Yung ating mga lector, commentator, may isang simbahan, sinamahan ko sila, mag-a-apostolate daw sila. Doon sila sa Porac, sa Pampanga, nagpagawa ng lababo ng mga estudyanteng ITA. Nakakatuwa lang pong maisip na sila sa simbahan, ang ministry nila sa pagsasalita, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At nakakatuwang isipin na silang mga nagpapahayag ng salita ay tumutupad ng kanilang binabasa sa gawa. Ito pong ating mga volunteer, kapag po yung ating feeding program ay Thursday, Webes ng umaga, ito pong ating mga volunteers ay mga nagtatrabaho din sa opisina ng simbahan ng Quiapo. At nakakatuwa hong makita na tayong mga magaling magsalita ay marunong ding gumawa ng mabuti sa kapwa. Huwag nating kalimutan ang paalala ng aklat ni Sirak sa unang pagbasa natin. Kung paano naalala, pinupuri natin ang mga taong nauna sa atin, ang mga ninuno natin. Pinupuri sila hindi lang dahil sa mga salitang narinig, natutunan sa kanila, kundi sa mabubuting ugali na magandang halimbawa nila sa atin. Sana nga mga kapatid, kahit ngayon pa lang, buhay pa tayo, sana kinikilala na tayo, napupuri din tayo ng iba, hindi lang sa kung anong alam at meron tayo. Posisyon mo,
pera, talino, koneksyon, kundi sana kinikilala tayo sa kung sino tayo. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, malalapitan. At kung babalikan natin ang ating gospel ngayong araw, may isa pang dapat tayong matandaan. Makinig po tayo. Hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Kung paano sinumpa ni Kristo ang puno ng igos na hindi namumunga, kaya rin niyang turuan, kaya rin niyang itama ang mga buhay ng tao, ng isang pamilya, ng isang samahan, kahit ng isang simbahan na wala nang ginagawang maganda. May kalalagyan sa hukuman ng Diyos ang isang tao, samahan, bayan, kahit simbahan na nabubuhay na sa kasalanan. Tulad ng kadamutan, kayabangan, kasinungalingan, kasakiman. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ipakiusap natin sa Diyos na sana hindi lang natin maging bukang bibig ang magagandang bagay sa mundo, kundi mabigyan natin ng buhay ng ating tamang pag-iisip, sinasabi at ginagawa ang magagandang salitang ito. Makapangyarihan nga ang salita kung sasamahan natin ng mabubuting gawa. Araw-araw, huwag mong ipagdadamot ang anumang totoo, tama at mabuting masasabi mo sa kapwa. Sana magdilang anghel ang iyong magandang sinasabi. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ang ating pong itutugon, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos, na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, ang mga katutubo at mga bilanggo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa, sa malalayong lugar, para sa kanilang pamilya. Ama naming mahabagin, tanggapin mo po ang aming mga panalangin
na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang bagong araw at buwan na ito nang may sinasabi at ginagawang mabuti sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno sa ang tunay mong kailangan, sa ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samu ko
at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, layo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund
na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Binyag ang Bayan 2023. Sa darating na Hunyo a 17, taong kasalukuyan, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyag ang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mula sa simbahan ng Panginoong Jesus Nazareno ng Quiapo, salamat po sa inyong ginagawang pagbibigay ng tulong donasyon. Yung pong mga tubig at sabon, regular natin binibigayan sa mga nakakulong sa Manila City Jail. Yan pong mga dilata, kape, bigas, yan po ay ating buwan-buwan at regular din na binibigay, hindi kapag mayroon lamang bagyo o sakuna, kundi sa mga kapatid nating sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lamang sa mga simbahan, pati sa mga institutions. Yan pong mga financial na tulong na pinapaabot po ninyo sa ating opisina, yan po ang ginagamit natin sa mga estudyanteng tinutulungan natin sa pag-aaral, sa mga may sakit na tinutulungan natin sa kanilang gamot, at sa mga pinapakain natin tuwing Huwebes ng umaga. Kaya ang inyong ginagawang pagtulong ay ang salita ng Diyos
na nagkakaroon ng buhay dahil sa inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.